Magpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Dali from Primara TV. So ito, isa na namang tutorial ang aking ihahandog sa inyo. Sana po ito ay magustuhan ninyo at magkaroon po kayo ng additional information lalo na sa mga buyer and seller sa Shopee. So ito po ay patungkol sa Shopee and Shopee Pay. Okay? Let's start! Guys, pag-uusapan na natin yung tungkol sa Shopee at Shopee Pay. Okay, so ano nga ba ang Shopee at ang Shopee Pay? Shopee is a Singaporean e-commerce company which was founded in February 5, 2015 and is available currently in Singapore and many other countries. So this was first launched in Singapore and later expanded in some other countries including the Philippines. So we have Indonesia, Vietnam, Philippines, Brazil, Mexico, Chile, and many other countries. It presents an expansive range of products. So maraming products po ang naka-Shopee kasi marami pong mga seller na sumali po at nag-register sa Shopee bilang seller. So marami na pong bansa at marami na pong individuals at saka mga brand owners ang nag-register na seller. Kaya po meron siyang expansive range of products. So from household to lahat ng products, more or less naka-Shopee na. So Shopee is a mobile-centric marketplace. So as a mobile-centric, pwede ka nang mag-browse, pwede kang mag-shop, pwede kang mag-sell on the go, no? With Shopee, Shopee kasi is an app, no? It focuses on e-commerce. So, it is a mobile-centric. So, therefore, kahit hindi ka lumabas ng bahay, so, pag may cellphone ka na, may laptop or desktop, pwede kang mag-browse, shop, and sell. So, mabilis na lang ang proseso. So, it's minutes lang ang kakainin oras dyan. So, it's malaking tipid kapag ka gumamit ka po ng online e-commerce platform. So, ano nga ba itong e-commerce? Ang e-commerce po ay isa pong aktibidad na kung saan merong pagbili at pagbebenta. So, di ba sa Shopee, so pwede tayong bumili dyan. May mga brand owner dyan. Meron ding marketplace dyan. May Shopee Mall. Yung mga brand owners kasi nasa Shopee Mall yan. So, yung mga hindi brand owners, nagbabuy and sell lang, halimbawa, nag-wholesale. So, andun po sila sa marketplace nagbebenta. Pero may mga, yung mga brand owner na yung trademark talaga, silang nagmamay-ari. So, sa Shopee Mall po yan, kasi kailangan po yan ng BIR documentation, DTI, mga ganon, mga registration, kumbaga. Then sa marketplace, hindi po kailangan yung mga 2303, mga BIR registration, DTI, hindi po kailangan. So, kasi mga, yung nandun sa marketplace po, yung mga nag-wholesale po yon at saka yung mga nagbabuy and sell lang po. So, sa Shopee, pwede kang mag-buy and sell. So, ibig sabihin, bibili ka and then benta mo rin sa Shopee. Create ka lang ng shop mo sa Shopee. So, okay. So, dahil na rin siguro sa pandemic, kaya sobrang mabilis ang pag-spread ng mga e-commerce platform ngayon, panahon na ito. So, katulad ng Lazada, Amazon, Alibaba. So, yung iba dyan, mga matatagal na din yan, pero ngayon lang sila nag-boom. Kasi talagang mabilis ang pag-spread, no? Last year, 2020, hanggang ngayon, so lalong nag-expand ang e-commerce industry. So, kaya ngayon, marami na silang marami silang magkakalaban, pero ang isipin natin, million-million po ang tao sa buong mundo. So kahit ilan pong platform 'yan, for sure meron pong bibili at meron pong magbebenta diyan. At saka po guys, kapag nagbenta ka sa Shopee, pwede ka rin magbenta sa Lazada. So lahat ng platform pwede mong pasukin, pero may mga platform po na kailangan ng documentation sa BIR. Okay, pero dito po sa Shopee, pagka sa marketplace ka po, hindi po kailangan ng documentation. So, pero hindi ko sinasabing forever hindi kailangan. So, syempre, as the time goes by, so baka magbago ng policy at later on, manghihingi na rin si Shopee ng documentation kasi
standard talaga generally kapag ikaw ay business owner, nagnegosyo ka, kinaliit, umalaki, kailangan documented ka. So, talagang ipaparegister mo. Time comes talaga na you need to register your business. So, bilang e-commerce platform, itong si Shopee, ito ay nagsisilbing isang software kung saan yung lahat ng tools at saka systems na kailangan mo, lalo na sa mga seller, is nandyan na. Halimbawa, yung fulfillment, nandyan na, nakalink na dyan yung mga delivery courier. So, kung paano ipo-fulfill yung mga products mo, nakalink na dyan si GoGo, Express, NinjaVan, JNT. So, ano pa bang mga delivery courier, mga hindi ko nabanggit. So, nakalink na dyan. So, marami pang ibang mga courier. So, kumbaga, nakatie up na, nandyan na lahat, tools and systems na kailangan para sa pag-operate and pag-start ng online business, nandyan na. So, si Shopee, parang software, no? E-commerce platform, nagsisilbing software, no? Yun ay nagpo-provide ng mga tools, systems, para sa mga gustong mag-online seller. Okay? So, with Shopee, guys, and other e-commerce platform, marami po tayong matitipid, no? Kasi, through e-commerce, kasi online ang gamit natin dyan, so, pwede hindi ka lumabas ng bahay, no? Cellphone lang, pwede na, laptop, desktop, pwede, tablet, pwede. Basta meron lang internet connection, merong data connection. At halos naman lahat ngayon naglo-load ng data. Kasi halos lahat ng tao nag-Facebook araw-araw may data yon na ginagamit. So, pwede ka na rin mag-browse dyan with Shopee and all other apps. No? So, ano nga ba yung mga matitipid natin gamit ang mga e-commerce platform katulad ni Shopee? So, matitipid natin yung oras kasi hindi natin kailang bumiyahe, hindi natin kailang pumunta ng mall. Transportation. So, dahil hindi tayo kailang lumabas, so hindi na tayo mamasahe. And, of course, yung cost ng construction versus dun sa traditional mall, may cost yun ng construction. So, mga brand owners kasi kapag ka nagbebenta sa mall, nagko-construct yan ng kanilang branch, ng kanilang outlet. So, syempre, may cost ng materials, labor, etc. And then, ang ginagawa dyan is ha-hire pa sila ng mga staff para yun ang mag-aasikaso dun sa branch nila. And then, yung mga pasweldo pa sa mga staff nila. So, matitipid na rin yun, yung salaries. So, and many po, many more pa ang matitipid. So okay. So, and then, okay, so itong e-commerce, isa din sa mga pinakamalaking benefit na makukuha natin dito is hindi tayo ma-expose sa kumakalat na virus ngayon. So, magiging safe tayo pag nasa bahay lang tayo. So, yung exposure, no? Iwas exposure talaga sa mga mararaming tao. Kasi lalo na sa mall, maraming tao dyan. So, yan yung mga benefits. Okay po, para po sa mga wala pang Shopee app, pwede po kayong mag-download via Google Play Store. So, may link po ako dito. Pwede nyo po itong pindutin. Pag-click nyo po, install nyo na lang po. Tapos, pwede rin naman dito. Okay, bakit puro letter A po ito? Sorry, hindi po na-edit. Letter A, letter B. Okay, through this link. No, pwede din po sa link na ito. And then, click lang po kayo ng sign in. Okay. Ito, error po ito, guys. Dapat letter B yan. Okay? So, ano nga ba itong Shopee Pay? Shopee Pay is a Shopee app feature that stores money. So, para po siyang e-wallet. So, as an e-wallet, pwede po tayong gumamit dyan pang bayad. And then, kapag may benta po tayo, pwede din po natin ilagay dyan yung laman. No? So, from refunds at saka top up. Tapos, magagamit natin yun, pambabayad natin sa ating online transactions with Shopee or even offline transactions, no? With merchant that accepts Shopee Pay. It also offers a seamless payment method plus a wide variety of discounts and promotions when you shop using Shopee Pay. So, with Shopee Pay, guys, pwede tayong maka-earn ng free coins. So, meron po akong isang tutorial dyan para po mabigyan kayo ng additional information kung paano po kumita ng free coins at saka free shipping voucher sa Shopee. Pwede nyo pong panuorin yon, no?
And then meron din po akong isang tutorial dyan tungkol sa pag-top up ng Shopee Pay. So separate video po yun. So okay, so with Shopee Pay, maka-earn po tayo ng free coins, free shipping voucher, discounts, exclusive vouchers, and more. So kailangan lang dito guys with Shopee Pay, every day dapat mag-login tayo sa ating Shopee app. Meron po dyang every day na kiniklaim na rewards coins. No, magbibigay po yan sa inyo. So, from day 1 hanggang day 7. Pag nakarating po kayo ng day 7 at wala po kayong palya ng pagkiklaim ng reward coins, so, pagka day 7, please, 1 coin po yung ma-earn po ninyo. That is equivalent to 1 peso. So, malaking bagay na din po yan. So, kung everyday ginagawa nyo yan, basta walang palya po. Kasi, pag pumalya po kayo, even 1 day lang, in between dun sa 7 days, babalik po yan sa day 1. No? Magre-reset po yan sa day 1. So, babalik na naman sa point 10 yata yun, point 20, point 30. So, ganun hanggat sa makarating sa 1 coin. So, ang conversion dyan is 1 is to 1. So, 1 coin equals 1 peso. So, ano nga ba itong, ano, safe po ba itong Shopee Pay? Guys, ito, more than 6 months na akong gumagamit ng Shopee Pay. So far naman, wala akong na-encounter na problem. Ginagamit ko po itong Shopee Pay every time po na may binili ako sa, ano, may binibili ako sa Shopee. Kasi bumibili po ako dyan ng ink. Sa pinaka-basic po natin ngayon, yung face mask po at saka face shield. So, gamit po ang Shopee Pay. Bira lang po akong bumili na sa Shopee na COD. Kasi po, marami pong benefits ang makukuha kapag Shopee Pay po ang ginamit natin. So, ang Shopee Pay, parang wallet, lalagyan natin ng laman. So, meron po dyang mga paraan naman kung paano lalagyan ng laman. And pinaka-convenient na ginagamit ko is through GCash. Okay? So, ang GCash din naman po, lalagyan din ng laman yan. No? Galing naman sa mga iba't ibang buyer center. Halimbawa lang sa Palawan or Ministop, so wala pong service fee dyan. Pero sa mga iba pong payment center, may mga service fee. So, piliin nyo na lang po yung walang service fee. So, after po nyan, yung Shopee Pay, lagyan po natin ng laman through GCash po. Yan yung pinaka-convenient sa akin. Pero pwedeng through bank naman yan eh. Ililink nyo yung bank account, pero para sa akin, risky po yung online banking at saka bank account. So, mas maganda buyer center. So, marami namang malapit sa inyo eh. Kasi sa mga pawn shop, pwede rin naman yan. Pero may mga charge po sa pawn shop. So, Palawan, marami na naman din pong branches ng Palawan eh. So, safe po itong Shopee Pay kasi the platform, yung Shopee, guarantees security for this digital payment as it is officially registered with the Banco Central ng Pilipinas. So, registered po siya. So, safe po siya. So, pwede po yung, it enables us to top up and withdraw. So paano nga ba kikita, no? Ito, paano nga ba kikita ng free coins? Saka free shipping sa Shopee. Okay? So, kikita po tayo, ito lang po yung sagot dyan. Kikita po tayo ng free coins, free shipping voucher, at saka discounts kapag ginamit po natin yung Shopee Pay sa Shopee app. Okay, so lahat naman tayo halos bumibili ng mga basic natin pangailangan at karamihan sa atin ay ayaw nang lumabas ng bahay. So, gumamit na lang po tayo ng e-commerce platform katulad ng Shopee. At gamitin po natin yung feature nila na Shopee Pay. Kasi, tapos everyday po, yun nga yung kaninang sinabi ko na everyday kailangan maglalampin kayo dyan kasi may reward coins kayong i-earn dyan. And bukod dyan, everyday may ino-offer silang free shipping. So, kailangan i-top nyo yung free shipping na ino-offer using Shopee Pay kasi kailangan nyo pong i-claim yun. Kasi pag hindi po ninyo kin-claim yun, pagdating na po ng checkout tsaka place order, hindi nyo po yun magagamit. So, kailangan i-claim nyo po muna at naka-store lang siya doon sa inyong mga shipping vouchers. Kapag ka bumili na po kayo, pagka-checkout nyo po at saka place order, nandoon na po yan sa Shopee voucher. I-click nyo po yung Shopee voucher at mamimili po kayo ng voucher na i-apply.
And marami pong cases na merong free shipping, tapos meron pang discount. So, make sure na i-click nyo po yung dalawang yon para at least ma-maximize ninyo yung binibigay ni Shopee na benefits. Okay? So, marami pong mga paraan upang magamit itong Shopee Pay. So, like halimbawa, lahat po tayo may kuryente sa bahay at nagbabayad po tayo ng kuryente. So, pwede po tayong magbayad ng kuryente sa Shopee Pay. Safe po yan. Matagal ko na pong ginagamit yan. More than 6 months na po. And lahat naman tayo nagbabayad ng tubig. No? So, dyan nyo na rin po bayaran. So, take note po guys, yung iba pong voucher ni Shopee Pay, ibang discount voucher, meron po siyang minimum spend. So, mamili po kayo kasi baka meron namang in-offer na no minimum spend. So, yun po yung piliin niyo. Pero kung halimbawa naman, mas malaki yung percentage ng discount dun sa may minimum spend, tingnan nyo po yung minimum spend versus dun sa billing po ninyo kung ano naman po, na-cover naman po yung minimum spend. Kasi madalas naman po ang minimum spend nyo 400, minsan naman 800. So yung tubig naman po natin, siguro naman lumampas ng 400. No? Or kung hindi naman yung kuryente natin, siguro naman lumampas ng 400. Tsaka marami naman sa atin yung kuryente, 1,000 pataas. So, madalas dyan. Pagka first time user, guys, mas malaki po yung coins na ibibigay ni Shopee. Kasi ako po, nung first time user po, ang nakuha ko pong coins ay 300 coins. No? 300 coins po, yung pinakamalaki kong nakuha na coins kay Shopee sa isang transaction lang. Nagbayad po ako ng kuryente. Ang minimum spend lang po na hiningi niya noon is 800. And then, nakuha ko po yung 300 coins kasi yung binayaran ko po is sobra sa 1,000. So, okay. So, yan po. So, makakuha po tayo ng free coins and then free shipping. Yun po, everyday, check natin yung free shipping na ino-offer ni Shopee Pay. I-claim po natin para pag-checkout and place order, naka-ready na po to use yung ating mga free shipping. Malaking bagay po ang shipping, guys, kasi minsan umaabot ng 55 pesos ang shoulder po ni Shopee kapag ginamit natin ang Shopee Pay dun sa free shipping. So, minsan nga ako pag bumili ng face mask, ang binayaran ko na lang yung discounted price ng face mask. Halimbawa, yung cost ng face mask is 50 pesos per box. Minsan nabayaran ko na lang 30 pesos kasi nakagamit ako ng 3 coins, nakagamit din ako ng free shipping. So, malaking tipid po. Kaysa naman bibili kayo ng face mask dyan sa palengke or kung saan man yung nagbebenta, magkano po isang box benta nila? 85. Minsan 100 pa. So, dyan, so pagka gumamit kayo nitong Shopee Pay, so as low as 35 pesos, makakabili na kayo ng isang box na face mask. So, kailangan lang may free shipping. Kasi kung wala kang free shipping, mahal po yung mababayaran nyo. 50 pesos yung cost ng face mask per box, tapos plus shipping fee, halimbawa 50 pesos, edi 85 na yon. So, yun. Sayang din po yung discount na makukuha ninyo. So, okay. Ano pa bang ibang makukuha? Meron ding exclusive offers. Halimbawa, within the day. Ngayong araw, meron lang silang binibigay na discount sa product na to or sa shop na ito. So, ayun. So, kaya kailangan bisitahin mo sila araw-araw para makikita niyo yung mga iba't ibang mga ino-offer na free vouchers and mga discount. So, okay. So, marami naman pwedeng bayaran dito sa Shopee Pay. Eh. Merong PLDT, cellphone bills, pwede rin yung mga loans sa home credit, ganun. Pwede din naman, may government din dito. So, hindi ko pa na-browse yan. So, pwede nyo naman i-explore once na meron na kayong Shopee app. I-activate nyo po yung Shopee Pay nyo, register nyo po yung, if you fill in nyo po yung mga required information, activate nyo po para magamit nyo po si Shopee Pay. So, okay. So, next natin. Ayan. Paano nga ba kikita? So, ito na yung sinasabi ko. Paano nga ba kikita ng free coins and earn free or reduced shipping fee? Bakit reduced na shipping fee? Kasi sometimes, guys, yung in-offer ni Shopee gamit ang Shopee Pay is up to 55 pesos lang na shipping fee. E minsan, yung isang binili natin, halimbawa kung bulky siya, 80 pesos yung
shipping fee. Kaya 55 lang masusolder din, or at least yung 80 pesos mababawasan ng 55. Yung difference na lang babayaran mo sa shipping fee. Okay, so ito yung sinasabi ko guys, na for as high as 300 coins naka-earn ko ako dito nung first time user ako. Nung second time user ako, naka-earn ako ng 150 coins and then meron namang 200 coins, no? So, okay, so meron din ditong ano, rebates and discount kapag nag-load ka po ng mobile load and data, regular load and data. Susubukan nyo po yan. Itap nyo na lang po yung load and bills. Okay? So, next. Paano i-activate itong Shopee Pay? So, ito mga steps to guys ng pag-activate kay Shopee Pay. So, gawin nyo na lang sa cellphone ninyo. Sundan nyo na lang po itong steps ko and then hawak nyo po yung cellphone ninyo. And then, gawin nyo po ito. No? From the dashboard, itatap nyo yung Me. Yung Me tab. Andun yan sa bandang ibaba, sa may right, no, pinakababa. Nakalagay naman Me na tab. Then after that, itatap nyo po yung Shopee Pay. Di po makikita nyo po yan. Sa upper naman yan. Or bandang gitna. Kung hindi pa na-activate, no, sa bandang gitna pala yan. Left side. Tapos, isi-setup nyo po. No? Isi-setup nyo po yan. So, i-input nyo po dyan yung mga necessary na information. Full name ninyo, and make sure don't forget to tick mark the terms and conditions. May box po dyan. Terms and conditions. And then, click nyo po yung next. And then, meron nyo yung 6-digit na passcode. No? 6-digit na passcode. I-send po yan sa cellphone po ninyo. Itatype nyo po yan yung passcode na yan. Itatype nyo po yan once na binigay nyo po yan. Magre-reflect naman yan sa cellphone po ninyo eh. Yung passcode. Tapos, i-enter nyo po yan. Tatap nyo po yung done. Okay? So, meron din dyan if you want to use your fingerprint to access. Halimbawa, hindi password ang gusto mo. So, gusto mo for fingerprint. So, meron din dyan. Confirm nyo lang kung yan ang gusto nyong option. Pero ako, hindi ko ginagamit ang fingerprint. Kasi minsan may mga parehas ang fingerprint eh. No? So, once done na po, madedirect na po kayo sa Shopee dashboard. Okay? So, ito yung picture kung paano, no, mag-activate ng Shopee Pay. So, ito yung dashboard. No? After nyo maklik kasi yung Me, ito yung lalabas. Start selling to on. Andito siya banda. Yan. After ng recently viewed, yan, Shopee Pay, dito sa gilid. So, tap nyo po yan. Dito or dito, itap nyo po yan, may arrow dyan. Tapos, dito po kayo mapupunta. Yan, ito po, isi-setup nyo po yung phone name ninyo and other information. And then, ito, yung box na to, iti-tick nyo po. Ito po yung terms and conditions. And then, mapupunta po kayo dito, mag-create kayo ng PIN. No? Password po ninyo. Kailangan po yan yung Shopee Pay na PIN. Kasi every time po nagagamit kayo ng Shopee, ito po ay kailangan nyo pong i-enter. So, make sure itago nyo po ito or i-record, ilagay nyo po to sa safe na notebook kasi syempre, pag na-access ng iba, ma-access na din po nila yung inyong Shopee Pay wallet. Okay? So, ganyan po itsura. Yan. So, paano naman i-verify? Paano naman i-verify ang Shopee Pay account? Optional naman pong pag-verify ng Shopee Pay account. Like ako, hindi ko pa na-verify yan guys, yung aking Shopee Pay account. So, pwede namang magamit yan kahit hindi na-verify. So, ano bang purpose kaya i-verify yan? Ano lang yan, pagka verify mo, tataas po yung ano mo, yung limit. Yung limit na magkano yung laman ng Shopee Pay mo, magkano yung ilalabas ng Shopee Pay mo. So, yun po. Yun po yung additional na makukuha mong benefit kapag verify mo po. At saka syempre, maganda din naman po kapag verify. Hindi ko lang na-verify yung akin kasi hindi nag-succeed yung aking verification. So, kailangan ko pang aralin kasi baka may tamang ano yan eh, tamang size at saka MB yung kanyang identification na ating i-upload. Kaya hindi ko pa na successful yung aking pag-verify ng account. Pero nagamit ko na siya guys more than 6 months. So, ibig sabihin, wala namang problema in case hindi nyo pa ma-verify. So, darating ang panahon at kailangan i-verify. So, verify nyo na lang po.
So ito po yung steps, no? Sundan nyo na lang po ito, yung steps. And always, don't forget yung terms and conditions. Okay? Okay, so paano naman mag-top up? So guys, ito is, ano lang po, steps lang po ito. Pero yung actual na pagta-top up, meron po akong isang video. So pwede nyo pong sundan nyo on or panuurin para po magkaroon po kayo ng idea, ng basic idea kung paano mag-top up kay Shopee Pay. So ito po, steps lang po ito. Pwede naman sa cellphone po ninyo, open nyo po at sundan nyo po itong sinabi kong steps. No? Sa may dashboard ng Shopee Pay, tap nyo po yung top up and then pipili po kayong amount and then enter nyo po yung exact amount na gusto nyo i-top up. Pero before kayo mag-top up, make sure guys na meron kayong pagkukuhaan kung saan mong gagaling yung ita-top up nyo. Halimbawa, gusto nyo galing sa GCash. So, lagyan nyo po muna ng laman yung GCash ninyo bago po kayo mag-pindot ng top up. Okay? And then, tatap nyo po yung payment right below the input amount section. So, mamimili po kayo ng payment method, payment option. Kasi pwedeng through bank, pwedeng by center, pwedeng online, yung gano'n. So, piliin nyo po yung pinaka-safe and pinaka-convenient. And then, kapag nakapili na kayo ng payment option, tap nyo po yung confirm. And then, pay now. And then, after pay-in yung tinapat nyo, check nyo po yung new balance po ninyo kung nag-reflect na yung tinapat ninyo. So, ito po yung mga examples ng mga payment options. No? Letter A, ililink nyo yung bank account. No? Pag ililink nyo po yung bank account, may note dyan si Shopee na kailangan tapusin nyo po yun within 30 minutes kung gusto nyo pong mag-reflect in real time. So as of now, kasi BPI pa lang po nakita kong nakalink doon. Wala pa pong BBO and other banks, no? So kung may BPI kayo, pwede nyo na po ilink dyan. So next, itong online banking. So ito yung mga online banking na nakita ko na choices kung saan pwede kayong mag... Kung meron kayong online banking nito, ayan po, video internet banking. So, pwede naman po. Safe naman po yung video internet banking kasi sa company na pinapasukan, ginagamit naman po yan. So, make sure lang po na keep a record of your, ano, yung mga passwords po ninyo, user IDs, and then tago nyo po. Kasi medyo risky po yung online banking. Okay? Ingat lang. Okay, ito naman, letter C, payment center, e-wallet. So, dito nakabelong yung GCash. So, ito yung pinaka-convenient para sa akin kasi ito yung na-try ko. So, pwede rin naman palang Palawan. Eh. So, ayan, Palawan. Pwede pala. So, pag napunta kayong Palawan, pwede yung direction na ipasok sa Shopee Pay. Sabihin nyo lang Shopee Pay. Pero ako kasi, from Palawan kasi, pinapasok ko sa GCash. Kasi ginagamit ko rin kasi yung GCash, guys, sa school, no? So, meron din akong ano dyan. At saka GCash din yung gamit ko sa housing ko. Kasi yung housing wala pa sa ano, Shopee Pay. Kaya, ang ginagamit ko is from Palawan to GCash and then GCash to Shopee Pay. And then, pwede din over the counter, like BDO, Union Bank, and yan. So, schedules may differ due to the government implemented community quarantine. This information guys, yung mga sinasabi ko, reference lang po ito. No, this does not represent the full and exact listing ng banks kasi magbabago yan from time to time. Halimbawa, mag-upgrade siya Shopee, so babaguhin niya yung mga naka-enroll or magdagdag siya, magbawas siya. So ito lang po, reference lang po ito, no? And then some of the payment centers or ano, maybe may impose ano, schedule of fees. So titingnan niyo din kung may bayad ba o wala. Piliin nyo yung walang bayad, syempre. Mas gusto natin yung walang extra bayad. So, mas gusto natin na magkano yung papatop up natin, diretso mapupunta lahat ng full amount dun sa wallet natin. Okay? So, ayan. Ito yung itsura kapag nag-top up kayo. Ayan o. Ito yung top up, guys. So, pindutin nyo yung Shopee Pay. Pag pindut nyo doon, meron doon top up. Pili kayo ng amount. Input kayo ng amount dito banda. Pwedeng ito or pwedeng kayo naman bahala kung ang amount ang gusto nyo. And then dito, tap nyo to ito, payment to. Oh. Yan, pindutin nyo to para makapamili kayo ng option. Ito yung payment method option. Pag kinlik nyo to, mapupunta kayo dito. Yan. So meron dyan ang sinabi ko kanina na
i-link yung banko, over the counter, or payment center. And then, pag nakapamili na kayo, tap nyo po yung confirm. And then, pag na-confirm nyo na po, may resibo pong lalabas. Diyan. Ibigay po ng resibo kung successful po ang inyong pagta-top up. Okay, so, ayan. Okay, next. Ito yung benefits, guys, na makukuha sa paggamit ng Shopee Pay. So, ito lang sa tingin ko, guys, ha. This is para lang sa akin. So, ito yung mga na nag-gather ko sa aking pag-research. At saka yung iba naman is talagang na na-try ko na at nasubukan ko na. Like itong number one, nasubukan ko na po ito. Nakakuha na ako ng 3 coins. Every month po, hindi lang isa o dalawang beses ako nakakuha ng 3 coins and free shipping sa Shopee. And then, nasubukan ko na rin itong utility bills, payment, electricity, water, cellphone, and telephone bills. Nasubukan ko na lahat dyan. So, legit naman po guys, nagkaroon ako ng 3 coins. And then, itong number 2, madalas akong nakakakuha nitong free shipping voucher dahil hindi ako bumibili ng may shipping fee sa Shopee. O kung bumili man ako, yung halaga niya, maliit lang. Pag malaki ang halaga, mas maganda kung may free shipping ka para at least yung babayaran mo talaga, yung cost lang ng item. And then itong rebates. Madalas akong nakakakuha ng cashback tsaka rebates. Kasi binabantayan ko po guys yung kanilang everyday na offer ni Shopee Pay at saka kiniklaim ko yon. Tapos, pagka nag-order ako, naka-ready na po yon para i-use ko siya. So, madalas ako nakakuha ng cashback. Minsan 20%, 15%, 10%. Minsan 8%. Okay? And then, meron ding exclusive, limited time deals and promotions. Like for example, guys, yung promotion ng fast food, yung mga sa Jollibee, na piso na lang po yung piso na lang po yung ice cream. So, nakakuha din po ako niyan. Kaso lang, hindi ko siya na-claim kasi hindi ko napuntahan sa Jollibee. No? Pero hanggang ngayon, marami naman akong kinlaim niyan eh. Marami akong na-redeem. Marami akong kinlaim pero wala pa akong na-redeem. Kasi hindi ako pumunta doon sa mismong outlet ni Jollibee. Kasi kailangan mong puntahan po doon at ipakita ko yung cellphone po ninyo eh. Na proof na meron kayong ganun na nakuhang promotion. So, ayun, pero legit po yan guys, marami na pong kasama kong nakakuha yan. And then, meron ditong special lucky draw. No? Kapag nag-top up kayo, masasali kayo. Halimbawa, sasabihin ni Shopee, mag-notify naman yan si Shopee eh. Sasabihin ni Shopee, mag-top up ka ngayon ng 200 at masasali ka sa raffle. So, mag-top up kayo, guys, totoo yun, masasali ka sa raffle. So, sa raffle, pwede ka makakuha ng 3 coins, pwede ka rin makakuha ng 3 item. So, depende sa swerte yon. So, kahit 0.10 man yan or 0.5 coins man yung makukuha nyo, it's a coin pa rin, no? Kasi hindi mabubuo yung piso kung walang 0.01. Yan po yung tatandaan po ninyo. So, araw-araw nyo po yung gawin yung pag-claim ng mga free coins. So, dadami at dadami po yung inyong free coins. Okay? And then, isa sa mga benefits yung Shopee Pay later. So, ayan, pwede kayong parang utang, pwede kayong mangutang dyan. So, sa Shopee Pay later. Ibig sabihin, so guys, gamitin nyo po itong Shopee Pay later kapag kakailangan lang po guys, at saka kapag basic needs talaga. Kung nyo pong gamitin yan na bilang na po, yung parang nakaugalian na, meron naman akong Shopee Pay later, bili nga ako nito. No, kasi dapat ilimit nyo rin yung expenses nyo po, lalo na ngayon pandemic, kailangan nating magtipid. No, so kung kaya ako hindi ko inactivate yan guys, hindi ko inactivate yan kasi mapapautang na naman ako niyan. Syempre may tubo yan, pero alam ko naman maliit lang ang tubo niyan eh, so hindi ko pa inactivate yan. Pero yan guys, kailangan activate at saka pag ginamit ko yan, installment po ang bayad niyan. Okay, so ayan po ang mga benefits. So ito guys, ito may sample akong picture, ito mga in-screenshot ko sa mga dati kong mga transactions. No? So, ito guys, transaction ko nung June 5. Nagbayad ako ng kuryente sa Meralco, 1,416. Meron kasi ako isang tutorial tungkol dun sa free coins. So, panoorin nyo na lang po yung guys kapag free time po ninyo.
kung gusto na lang po ang additional information. Kasi ito, parang ang nilagay ko lang dito, mga sample lang ng mga screenshot ko. Pero totoo po ito guys, and legit po ito. Ito guys, ang binayaran ko, 1,460. Nakakuha po ako ng take note po nito, 60 coins. 60 coins po nakuha ko nito. And then, tingnan nyo po ito guys. Ang bill amount ko, 1 for 1, 6, meron po ako na redeem na coins. 35 coins. Ano ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin yan, doon sa coins ko, ito yung coins nyo, bago po ako magbayad ng Meralco, may laman po yon, no? May laman po yon na enough po sa 35 pesos. Ngayon, nung nagbayad ako nito, sabi po ni Shopee, sige, pwede kang mag-redeem ng up to 35 pesos. So, nagamit ko yung dati kong coins. Wherein, yung coins na yun, igaling lang naman po doon sa mga free na mga niredeem ko din doon sa, ay, free na mga na-claim kong reward sa Shopee. So, wala akong ginastos doon sa coins na yun. So, ayan, magagamit ko siya pang discount. So, isa din yan sa mga free coins na makukuha natin. Tingnan mong nabayaran ko, 1,381 na lang. And then, meron pa akong ma-earn the 60 coins. So, ano ibig sabihin yan? Yung 60 coins na yun, madadagdag po yan dito. Dito po guys, so 60, dito po. Ito madadagdag dito. Actually guys, nadagdag na yun dyan ha. Mabay papakita ko sa inyo. 60 coins, no? And then, ito naman, nagbayad ako ng June 6. Kasi dalawa po yung billing ko. Dalawa po yung billing ko ng Meralco. So, yung isa 1,400, yung isa 677. Ito guys, naka-earn ako ng 90 coins. Nagtataka kayo, bakit 90 coins yan? Tapos ito 60, 1,400 ito. Guys, kasi ang discount, rebate ni Shopee, hindi po parihas yan. Minsan 20%, minsan 10%, 8%, 5%. Depende po sa dati po ninyong na-claim ng mga percentage ng discount o cashback. So, nung ginamit nyo siya, meron din yung minimum spend. Halimbawa, lower ang percentage na nakuha ko nito. Nung nagbayad ako ng 1,400, may minimum spend siya na 1,400. And then, ang percentage niya is mas mababa. Ito naman, mas maliit yung binayaran ko, pero mas mataas ang kanyang percentage. Halimbawa, 20%. So, kaya naging ganyan yan. So, pansinin nyo po yan pagka nag-anin nyo. So, titingnan nyo yung pag na bago kayo mag-check out, tingnan nyo po yung Shopee voucher, tingnan nyo yung free shipping, at saka yung cashback or discount voucher. Make sure to i-click nyo po yung bilog sa kanan nun para magamit nyo po. And tingnan nyo yung minimum spend, kung qualified ba kayo para at least magamit nyo talaga. So, tingnan nyo po guys, 60 coins plus 90 coins equals 150. Ito po yun guys, nadagdag po sa akin pera. Pagkaiba po itong guys, ha, tsaka ito. Ito po coins, galing po ito sa mga libre na nakukuha ko po kay Shopee, dun sa mga rewards. Ito po, is, ito po yung tinap up ko. Ayan o, top up. So, galing po ito sa aking pinatap up dyan. No? So, magkaiba po yan. Okay? O, ito guys, isa pang sample. Ayan. Bumili naman ako, no, international. Oh. Bumili ako ng item. Tingnan mo, ang Shopee voucher na nagamit ko. 34 coins plus free shipping, nagamit ko siya. Ayan. And then sa baba, Shopee points to be earned. Pero voucher applied, 34 coins. Ito yung sinasabi ko sa isang tutorial ko tungkol dun sa free coins na direct deduction. Ibig sabihin, naka-earn ako tapos dinidak din kaagad sa purchase ko. Yan yung direct deduction. Yung iba naman, yung may store lang doon sa Shopee coins mo and then pagdating ng araw na bibili ka, pwede mong ma-redeem yun, magamit mo yun sa ibang purchases, sa mga ibang araw. Ito yung direct deduction. Ito naman guys, bumili ako. Naka-earn naman ako ng 68 coins. I'll take no, 340 yung binili ko. Naka 68 coins ako. So ito yung talagang tipid kitaan guys. Isang mga paraan para kumita at makatipid sa ating mga. Make sure na lang guys na ang bibili nyo, yung mga ano, basic lang. No, gamitin nyo lang sa mga basic needs nyo. Huwag doon sa mga pang social. O, ito pa guys. O. Ito o. Ito tayo. Sorry. Ito, 375 yung binili ko. O. O. May shipping discount 40. And then 68 coins ang na-earn ko. And then na-apply din agad. O. So, pag pinlace order ko yan guys, yung 68, mababawas po yan. No? So, ganun. Ganun ka, ano, kadaming kitaan dito sa Shopee. Gamit ang Shopee Pay. Yan guys, maraming
Salamat sa inyong panunood at sana po ay nakakuha po kayo ng aral or additional information na magagamit niyo po sa inyong pagba-buy and sell sa Shopee. At alam ko naman na lahat tayo may billing sa kuryente at tubig. So subukan niyo po guys na bayaran yan gamit po ang Shopee Pay sa My Shopee. So sa mga wala pang Shopee app, meron akong link dyan. Pwede niyo pong gamitin yan. Dyan na lang po kayo mag pindot at install niyo po, set up po kayo. Okay, so thank you so much at sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Hanggang sa susunod po na mga tutorial, sana po kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe to my channel, Primara TV. And also guys, please like and share my videos. Okay, so good. Thank you guys and good luck po sa ating lahat. Thank you, thank you.